Matapos masungkit ng Batang The Dreamer ang Oriental and Pacific Championship noong 2017 sa Bacolod, ay pinilahan agad ito ng mga Hapones at hinamon ang ating Batang Kampiyon. Marso 13, taong 2018, ay ang unang pagsabak sa Japan ng batang si J.R. Aquinel upang depensahan ang hawak nitong belt sa Oriental and Pacific Boxing Federation Fly Title. Doon mga bay, ay unang hinamon si Aquinel ng isang Japanese fighter na si Kisuki Nakayama at ito ay may kartadang 10 wins with 4 knockouts na may 2 talo at 2 tabla. Habang ang ating pambato naman na may alias na The Dreamer ay undefeated sa record na 8 wins with 5 knockouts at may 1 tabla. Sa kakulangan ng media outlet noon mga bay, ay wala tayong pagkakataong subaybayan ng iba nating magigiting na mandirigma sa boxing at isa na nga rito si J.R. Aquinel na isang technical fighter. Mula sa isang left hook mga bay, ay umiskor ng knockdown si Aquinel dito sa round 5. Ito na nga rin ang unang beses ng hapon na mapaluhod sa ibabaw ng ring. Hindi man masyadong napuruhan ang kalaban at nakatayo muli, pero kitang-kita ang pinsalang dulot ng Pinoy sa mukha ng hapon. Umabot pa sa 9 na yugto ang laban at naubusan na ng lakas at pagiwang-giwang na lang si Nakayama. At sa 1-2 combination ng Pinoy ay pinabagsak niya muli ang hapon. Dala na rin ang pagod at pagkahilo ay hindi na nagawa ng kalaban na magpatuloy sa laban. Makalipas lang ang mahigit sa 2 buwan ay isinabak muli sa Japan si JR. Dito nga ay isang muling Japanese fighter ang nakaabang sa ating pambato. Nakalaban niya rito si Sean Kusaka at may kartada itong 15 wins with 4 knockouts at may 3 talo. Hindi tulad sa nakaraang laban ng Pinoy ay mas kalmado ito sa pag-umpisa ng round. Halata po talaga na kalkulado nito ang kanyang galaw sa paggawa ng counter attacks.
Hindi na rin tumagal ang laban at sa left counter punch ni Rakinel ay sapul sa temple si Sean Kusaka. Nagbilang pa nga rito ang referee pero hindi na nakatayo ang Hapon sa loob ng 8 segundo. Panalo rito ang Pinoy mga bay by knockout sa round 4. At para sa pangatlong Hapon na nakasagupa ng Pinoy the Dreamer ay nakalaban niya ang isang veteran na si Takuya Ogawa at may kartada itong 30 wins with 13 knockouts na may 5 talo at 1 tabla. Round 1 pa lang mga bay ay nagmamadali agad sa atake ang Pinoy. Kakasimula pa nga lang ng laban mga bay ay mabibigat na kombinasyon agad ang binibitawang suntok ni Rakinel. At sa kanyang pagmamadali ay nadali nga ito ng isang flush knockdown mula sa Hapon. Sa isang pagkakamali mga bay ay natauhan ang Pinoy na kahit liyamado ito sa lakas at puntos ay huwag maliitin ang kalaban at laging paigtingin ang kanyang depensa. Sa mga sumunod na rounds naman ay hindi na binigyan ni JR ang Hapon ng pagkakataong ulitin ang ginawa nito sa kanya at para sa pambato ng Negros Occidental ay nakamit din nito ang kanyang planong pabagsakin ang kalaban dito sa round 8. Natapos agad ang laban mga bay nang hindi na gumalaw ang Hapon mula sa pagkakabagsak. Makalipas ang 3 taon mga bay ay umakyat na sa timbang ang ating kababayan sa Super Flyweight Division. At dito nga ay naimbitahan ang Pinoy sa South Africa para lumaban. Sa kabilang banda mga bay ay kampiyon sa South Africa ang susunod na makakalaban ng ating kababayan at may alias ang Aprikanong ito na Mandown. Sa isang kaganapan na binuo sa South Africa noong October 23, 2022 ay 3 Pinoy ang lumaban at main event si JR Rakinel. Ang makakalaban ng Pinoy mga bay ay ang South African champion na si Landy Nagsik at may malinis na kartada itong 9 wins with 4 knockouts at may 1 draw. Habang ang Pinoy naman na si JR Rakinel ay may kartadang 12 wins with 9 knockouts na may 2 talo at 1 tabla. Dayo man ang Pinoy sa duelong ito ay walang kaba at pag-alinlangan sa kanyang mga galaw kahit na undefeated ang kanyang kaharap. Sa katunayan pa nga rito ay parang ang Aprikano ang kinakabahan mga bay sapagkat alam nitong sa 12 panalo ng Pinoy ay 3 lang ang hindi na knockout. And when he looks dry, so he might be still got knocked out. Rakinel, it's for the vacant WBO International Junior Bantamweight over 12 rounds. The ring look big for Rakinel. He come out of his shell now. Worry about now the rounds. He says, I don't care 12 rounds or not, I'm gonna start. Mabibigat ang pinapakawalang suntok ni Rakinel sa nagdaang round mga bay at ramdam agad ito ng undefeated na Aprikano. Sa katunayan mga bay, biglang nag-iba ang depensa ng kalaban at talagang dinedepensahan ito ng maigi ang kanyang kanang panga para masangga ang kaliwang suntok ng ating pambato. Wow! Napakalupit ng kombinasyon na yon mga bay. Sa lakas ng suntok na iyon ay bumagsak ang kalaban na tuwid pa ang mga tuhod. Agara namang nakabangon ang kalaban at nalampasan ang bilang ng referee. Sinubukan pa ng referee na gumawa ng iksina para salbahin ang Aprikano, subalit sa pagsugod ni Rakinel ay itinigil agad ng referee ang laban dahil hindi na sumusuntok at umiilag ang Aprikano. Hindi naman naging kritikal ang kondisyon ng kalaban pagkatapos ng fight mga bay, pero ramdam ko kung gaano ito nahilo mula nang siya ay bumagsak at ang pagkahilong iyon ay daladala pa rin niya
kahit na siya ay nakaupo na. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. At i-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat. Mabuhay tayong lahat. Yeah!